sa pagkakaalam ko, first year college sa Ateneo si Love, nung pinabasa sa kanila ng teacher niya yung short story kung Servando Pagtamad. Most of my classmates, tinatapon na. Hindi ko nagang understand the story kasi nabasa nila ba? Have you checked? Very, kasi pagkakasulat ni Ricky, extreme of courses. Very elegant Tagalog. Iba, you have to reread and reread the whole thing. Really mahirap pasahin siya, lalo na yung Tagalog. Si Love, hindi na niya binitawan eh. Nung nag-workshop siya sa akin, he mentioned it. Hindi pa siya filmmaker, gusto na niyang gawin. Gusto ko na eh. Eh, galing ako sa proletaryo eh. Proletaryan yung family namin, peasants kami. Working class. Gusto ko yung premise niya. Noong pa ba, ganun nakalari yung politika ng kwento niya. Through the years, hindi never siyang bumitaw hanggang, ayun, nagpelikula na siya, nakilala, and then eventually, a couple of years ago, nilapitan niya ulit ko, tuloy na natin yung Servando. And excited na siya kasi he was thinking of John Lloyd already. And then, plinano ulit namin. Hindi pa rin natuloy, partly because hirap akong i-adapt yung short story. Paano ko ito makakawa na pelikula? Stream of consciousness. Until finally, yun, last year, tuloy na natin. Sinulat niya yung script. Although open naman siya, sabi niya, you have to own it, Love. Alam ko na nagre-revise ka. So, ito yung process ko. I write every night. Nire-revise ko na nire-revise. Kasi ganoon ang process ko. I'm seeing threads. I'm seeing trajectories na dapat kong sundan based on that short story and the screenplay written by Ricky. Si John Lloyd plays Servando says, kasi pamilya nila mga lahing Kastila na mga sendero. Well, it's all about the death of the Monzon family. Monzon family. It's a feudal family. Nasa crossroads. Pero niya is, tapusin ko ba ang mahabang kasaysayan ng karahasan ng mga Monzon with me? The way kinukumbay niya yan, laging exciting eh. Pag gumawa sila ng pelikula, even if marami siyang nauulit na themes, laging may bago ka rin nakikita eh. So yung premise ng kwento is it's a history of Filipino violence, the kind of thing. Kasaysayan ng karahasang Pilipino, yung kwento.